mo yun, parang tumae ka na wala ka pang panghugas. Gets mo? Gets mo ganun. Puro kabubuhan eh. What's up, guys? Alex TV, nagbabalik. Ngayon, ito lang. Nasaan ko lang yung motor ko. Tsaka, bibigay ako ng konting opinion ko dun sa RA number 11235 or yung doble plaka lo. Konting opinion lang. Habang naguhugas ng motor. Ayan. So, tara, simulan natin. Pakita ko muna sa inyo kung ano mga gagamitin ko. So, ayan. Dito. Ito yung pambrush ko sa gulong. Ayan, nandito sa loob ang aking mga panghugas. Ayan, panggulong, pantuyo, pangkuskus, ito ang aking sabon. Ayan, ang aking sabon. Ang aking wax. Ayan. Ito ang aking terblock. Ayan. Tara, simulan na natin. Ayun, ngayon, simulan natin basahin. Uy, masyado malakas. So, ayun. Ito ang opinion ko ha. Putol-putol yung pagbigay ng opinion kasi hindi ako sanay ng naguhugas sa motor tapos nagsasalta or may kinakausap. So, first time ko itong gagawin. So, ayun nga, napaka snap yung salute para sa nagpasa ng batas na yung RA number 11235 o yung doble plaka lo. Saludo sa inyo sir, sa mga nagpasa kung sino man kayo. Ang buho nyo. Ang gina, biruin mo ha, imagine mo to, pandemic, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo nakakaranas. Hindi ka maglalabas ng yung taliwas sa nangyayari, imbis na solusyon dun sa nangyayari ang gawin mong ngayon, parang yung nakakatulong sa nangyayari ngayon, ang pag-iinitan mo o pagbabalingan mo. Example, kaya ako nasabi, medyo magulo, di ba? Ito, nabawa ka lang, di ba pandemic? So, kung lalabas ka ng kalsada, makikita nyo, mga delivery truck, at karamihan, kung hindi private na sasakyan, mga delivery motorcycle, yan, ganyan, yung nag-grab, lalamove, joyride, LBC, yan, mga motor niyan. So, ito ang opinion ko dyan. Medyo nakakasama ng loob na ganyan ang ginawa nila ngayong pandemic. Kasi, ako, halimbawa ako, driver ako ng, nag-grab ako, grab, lalamove, or kung ano man, na delivery motorcycle. Siyempre, nalaman ko yung batas na yan na kapag nahuli ako, na wala akong plaka o yung decals dito sa harap, pwede akong magmulta. Pagmumultahin ako ng 50,000 up to 100,000. At pwede pa rin akong makulong. So, kung ganun yung mindset ko na pwede akong makulong kung, at magmumulta ako, so hindi na lang ako lalabas. So, paano na ngayon yun? Sino na magdi-deliver ng mga pagkain natin yung order? Diba? Nakakatulong din sa ekonomiya natin yan eh. Kahit unti-unti lang, kahit ganyan lang yan, isip mo yan. Nakakatulong sa ekonomiya natin yan. Isa sa bumubuhay o isa sa sumasalba sa ekonomiya natin nagtalugmok ngayon. So, bigla mong dadalihan ng ganyan na kailangan doble plaka at within 5 days pagkabili mo ng motor, brand new or second hand man, dapat maipalipat mo na sa pangalan mo. Paano ngayon? So halimbawa ako ulit halimbawa. Siyempre, walang trabaho ngayon. Sarado mga kumpanya. So, naisipan ko ngayon mag-apply sa Grab. So, ngayon may kakilala ko, binibenta yung motor niya. So, dahil kailangan ko ng kumita, gibibili ko na yung motor. Pagkabili ko ngayon, pwede na ako mag-apply. Natanggap agad ako sa Grab. So, raratsyada na agad ako niyan. Deliver dito, deliver dyan, kung saan-saan. So, bago pa lang makapag-deliver, kailangan ko muna kasi kasuhin yung papeles o dokumento ng motor. Kailangan mapatransfer ko sa pangalan ko. So, imbis na kumikita na ako nung araw na ipinang-aasikaso ko sa LTO,
ng document na documents nito, ng papel nito, eh, ayun, sayang yung kita ng araw na yun. I guess yun ba? Medyo naguluhan din ako sa paliwanag ko ah. So, maya ulit ah, pusing ko muna itong unahan. So ayan, di pa tayo dito sa likod. So ito, gamitin ko to dito. So ayun nga no. So imbis nga na kumikita na ako the day after nung pagkabili ko ng motor. So nasa LTO ako nung nag-asikaso ng dokumento. Eh magaling sana kung sa isang snap mo lang okay na yung dokumento. Eh halos makaabutin ka na maghapon doon sa dami ng mag-aasikaso, di ba? So ayun nga, hindi nila pinag-isipang mabuti yung magiging proseso ng gusto nilang batas. So tayo lahat ang mahihirapan, hindi lang iisa mahihirapan dyan. Oo nga, maganda yung batas na yon. So may ako ulit tuloy pagbibigay ng aking reaction o opinion sa tungkol sa batas na yan. Balawan ko muna yung gulong sa una at sa likod. Baka matuyo yung sabon. Sasabunan na natin yung body niya, yung buong katawan niya, kasi tapos na yung gulong natin sa una at sa likod. Na-brush na natin, nasabunan natin. So, yung katawan naman, lalagay lang tubig, wait lang. So, yun, gagamit tayo nitong sabon na to. Siguro patatlong galong ko na to ng Oscars na Motorcycle and Car Care Solution. So, ito, haluin na natin. Lipat ko lang yung camera ko dito. Kailangan brushing kasi naglilibag din dyan. Oh. So ayun, balik ulit tayo sa pagbibigay ng opinion. Na ba ako natapos kanina? So ayun nga, sa RA11235 na yan. May napanood ako isang video clip ni Boss Idol Manager Amo Dick Gordon, na parang ang sinabi niya doon na kapag babariling ka ng Hitman or ng riding in tandem, sa unahan pa lang, malayo pa lang, kita mo na yung plaka. So yung mga ganyan naman, hindi mo ganun makikita, malayo pa lang nakatutok ng baril sa'yo, tatapat pa sa'yo yan. So ano ba ako yan, 5 meters away kita ko na yung plaka sa yung decal sa unahan ng motor. So hindi ko pa siya paghihinalaan, babarilin niya ako. Kung ano man. Siyempre, pagtapat niya sa hat, tsaka niya akong babarilin. So, halimbawa, ayun nga, face to face. Nasa tapat ko na yung Hitman or yung riding in tandem. Kita ko na yung plaka, naghinala na akong babarilin niya ako kahit wala naman dahilan. Huwag naman sana mangyari ta, kahit kanino. So, nakita ko yung plaka. So, nabaril ako. Ay, kita ko yung plaka. Sana mabuhay ako. So, kailangan may ganun akong mindset na pag nabaril ako, dapat buhay ako para pag umukay na ulilagay ko, malalamang may sumbong ko sa pulis or kung sino mang nakakasakot sa ganyan, na ito yung plaka nung bumaril sa akin. O, ito naman yung kabila nung kwento. Ako yung Hitman, ako yung isa sa riding in tandem. Ako ba bobo, gagamitin yung sarili kong motor at sarili kong plaka para pumatay ng tao? Lalo pa nga, dalawa na yung plaka, unat likod na yung plaka. Itong nagpasa ng batas sa tubo, vocals, iniisip yung mga ganong ano, masabi lang na may naipasa siyang batas, di ba? O, pagpalagay na natin na matatakot ngayon yung mga masasamang loob na gumawa ng ganito o ganyan. Siyempre, tataas na naman yung rate ng nakawan ng motor, nakawan ng plaka, kasi nga gagamitin sa kasamaan. O, halimbawa, ito ang motor ko, si Mio, Sport Salty. Okay siya, pwede siya, meron siya lalagyan dito. Sample lang kaya, meron siya pagkakapitan dito ng decals ng plaka. Paano naman ngayon yung mga underbone na gaya nung rider
na pagkatapos ng headlight, eh tapaludo na. Kung saan ilalagay sa mga ganong klase ng motor. Tapos, may napanood ako, hindi ko alam kung sino yung director ba ng LTO yun, na parang ipupush nila yung mga manufacturer ng motor na kailangan, yung ilalabas nila yung mga motor is may parang attachment or yung paglalagyan bracket ng paglalagyan ng plaka. So, hindi dapat doon nila ipinasa yung batas na RA yung RA11235, di ba? Hindi ngayon na kulang-kulang pa sila eh. Alam mo yun? Parang kumain ka na wala ka pang panghugas. Ganun. Ano din ako ng FB Live nung sina Sir J. Tarok yung sa Ride PH ata yung page nila. Hindi ko natanda yung parang nasabi nga din nila, na-interview din nila dun si dating Senator JPR Sito na tutol sa wrong timing. Wrong timing yung paglalabas ng IRR. Kasi nga, nasa pandemic tayo. Pandemic, it means buong mundo. Hindi naman epidemic na dito lang sa bansa natin o sa ilang bansa lang. Kasi buong bansa, buong mundo yung nakakaranas nitong COVID. So, wrong timing talaga. Dapat inuna nilang asikasuhin kung paano magkakaroon ng bakuna dyan sa mass testing. Dapat inuna nila, hindi yung doble plaka, lo. Hello? Kaya yun. Wait lang ulit ha, kuskusin ko lang. So ayan guys, tapos na akong magsabon ng ano, babalawan ko na yun, tapos tutuyin ko na. Magbibigay muna ulit ang opinion pa habang pinapatulo natin yung motor. So ayun nga, napakalaking kabubuan talaga yung batas na yan. Yung sinasabi ni dating Senator JBR Sito na wrong timing lang, pero para sa akin, wala na eh, wala nang kwenta yung anong yun eh. Yung batas na yun. Kasi, yun nga, para saan? Ang parang, ang sabi nila dun, para maiwasan yung krimen, yung riding in tandem, para makilala. Pero sino ba naman tangang kriminal o sinong gagawa ng masama o hitman? Kung sino mang mga tarantado gagawa ng katarantaduhan, nagagamitin nila yung sarili nilang motor, sarili nilang plaka. So nonsense, 'di ba? Kahit nakita mo nga yung plaka, example, motor na nakarnap, o 'di ba, nakarnap ng mga tarantado. Nakarnap yung motor, palagay na sa Mindanao. Mindanao area. Yung plaka dinala dito sa Luzon, sa Metro Manila. So ikinabit ngayon yung si plaka ng taga Mindanao dito sa plaka sa Metro Manila. Gumawa ng katarantaduhan. May binaril. Nakita nung binaril yung plaka sa unahan at sa likod. Parehas. So nabuhay itong si binaril. So after niya makarecover, doon sa nangyari, nagpa-blatter siya sa pulis or kung saan man. So sinalisa niya yung nangyari. Ito po yung plaka ng motor na nagrito ganyan. So ngayon, nung mag-iimbesta na, halimbawa lang to ha, so ngayon mag-iimbestiga na yung mga pulis, tinrap nila yung plaka na binigay ni biktima, na itong plaka na ito ay nakarehistro sa Mindanao. So halimbawa, nangyari yung krimen, ngayon pinipilm ko itong anong to is June 6, nangyari ngayon ang krimen ngayong araw na to. Eh sa Mindanao, nagpa-blatter na yung may-ari ng motor na nanakawan eh May 30. So paano na yun, di ba? So malilit, magkakagulo-gulo lang, oh, ang mangyayari dyan, wala lang, malilimutan na yung kaso. Kasi wala, sino nga habulin nila? Nakablatter yung motor ni taga Mindanao na May 30, nanakaw na, nakarnap na siya. Tapos June 6, ginamit yung plaka niya sa krimen dito sa Metro Manila. So naisip niyo yung logic, parang ganun lang, di ba? Sinong tarantadong kriminal ang gagamit na sarili niyang motor, sarili niyang plaka, di ba? Yung mga scammer sa Facebook, sa online selling, hindi nila totoong pangalan ng ginagamit nila, hindi nila totoong muka. Yung sa motor pa kaya? Ano lang yun eh, ang bobo talaga ng batas na yan. Basta, tutulong ako dyan sa batas na yan. Hanggang dito na lang yung opinion ko, pero yung paglilinis natin ng motor, samahan nyo pa rin ako. So tara, tutuyin ko na siya.
na akong magtuyo. Tuyo na yan. Ngayon, iwawax na natin. Ito, ang gagamitin kong wax. Yan. Kasi ito ang foam. Ito, may wax na to. Ito, wala pa. Ayan, ito. Ito sa inyo to. Meron na to. Kita nyo ba? Ito, meron na. Ito, wala pa. So, ayun guys, punasan na natin yung in-apply natin kaninang terblock. Wax. So, itong gagamitin natin towel pang punas. Tapusin tong vlog na to. Basta ayun sa mga kapwa ko rider, keep safe lagi, ride safe. Mahalin natin buhay natin, isipin natin may naghihintay sa ating pamilya sa bahay, sa uwian natin. So huwag tayong makipagkarera, huwag tayong makipagmabilis, kasi wala naman premyo yan eh. So sana nagustuhan nyo itong vlog ko na to. Pugi na ni Kahel, di ba? So, huwag nyo pa rin kalilimutan mag-like, comment, and share. Subscribe, hit the notification bell, Nanich TV, alam nyo na yan. So, kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Bye-bye!